Ayun, thank you bro. Discuss natin ngayon, good evening everyone pala sa lahat ng mga viewers natin sa Ecom Pinoy at saka sa Smart Mompreneur PH, sa lahat ng mga nag-abang ng live na to. Thank you very much for taking your time na manood ng live na to. And I'm sure na madami naman kami may share sa inyo ng mga valuable contents with regards to conversational commerce. So, pag-usapan natin about conversational commerce. So, mostly, pag sinabi natin conversational commerce, syempre, magbebenta ka by way of communication, di ba? Conversing to from seller to the buyer, di ba? Yun yung conversational commerce. Actually, hindi na rin bago sa atin yung conversational commerce kasi nga, ginagamit na natin noon pa yan. Kahit yung mga nagbebenta nga sa mga changi-changi or mga tindahan, conversational commerce na rin yung ginagamit nila kasi nagbebenta sila ng kanilang product, then there is a way of communication, then merong agreement with regards to the product or services, then merong conversational commerce na nangyari doon. conversational marketing na nangyari doon. Ngayon naman, i-apply natin yung mga techniques or yung mga ginagawa natin na traditional via online, yung mga way ng pagbenta natin. So, dito papasok yung tinatawag natin na conversational commerce. Paano natin gagawin ito? So, syempre, yung mga typical online sellers, ang ginagawa nila, nagpo-post sila sa mga groups, nagpo-post sila sa kanilang mga timeline, ng kanilang mga products or services. Then after that, may mga inquiries, nag-how much, nag-how, paano yan, bibili ako, tignan ko kung ano ang product na yan. Then after that, magkakaroon ng conversation via chat, via text, via call, depende kung ano yung way of conversation nyo, via email, depende. Okay, that is conversational commerce, yung way ng pagbenta na ganyan. So ngayon, let's focus on messaging na ginagamit natin sa Facebook, di ba? So marami na rin gumagamit na to, yung mga may mga website na rin, if they want to expand more or scale their business, so yung mga dati nilang clients, they want to retarget them or pakitaan nila ng other products nila by means of conversational commerce or conversational marketing. So ito mostly yung way ng pakikipag-interact nila sa buyers. Okay? So yung mga ano naman, yung mga pure naman na gumagamit nito, siguro mas effective sa kanila yung mga product nila na conversational yung gagamitin nila kasi mas may explain nilang maigi kung ito yung way of selling nila. So ano ba yung definition ng conversational e-commerce? Okay? Ang conversational e-commerce ay ang definition niyan, it is a process or a system of direct communication between the seller and its customers through instant digital messages. So tayo yung mga nag-ads via Facebook, so syempre messaging yung ginagamit via chat, via messenger, or via your FB inbox, doon ka naman sasagot. Ano ba yung future ng conversational e-commerce natin? Ito ba yung may magandang future pag in terms to e-commerce? Ano bang gagamitin ko? Website na lang? Or pwede ba sa messages ko papunta yung mga clients ko? The question is, the answer is, pwedeng website, pwedeng sa messaging. Depende sa preference ninyo or way of selling ninyo, ano yung mas convenient sa inyo, ano yung mas expert ka doon, or yung product mo is okay ba sa website or okay ba for chat lang na pwedeng ibenta. Ang maganda naman dito sa conversational e-commerce is kahit wala kang deep or yung mas malalim na kalaman with regards to technicalities ng paggawa ng website, so pwede kang makapag-launch agad ng mga product mo kasi mas madali siyang i-set up. Okay, ano ba yung future ng conversational e-commerce? So, tignan natin yung infographics about e-commerce or conversational commerce. So, sabi nila,
yung 83% daw ng mga users nito na may mga messenger or nagte-text o magamit ng other app na chat, 83% of users contact businesses to find out more about their products or services. Diba? Tama ka naman. Kung halimbawa meron tayong gusto pang tanungin with regards to the service or products, tinatawagan, tinetext natin sila. Kung gusto niya ting bilhin, chinachat natin sila, tinatanong pa natin ng marami with regards to sa certain product bago natin yun bilhin. So napakalaking percentage pala ng mga users ng via chat na ginagamit ito para mag-inquire with regards to our products or services. Then another one, yung 76% naman ng mga bumibili na via chat, kailangan pa rin nila na makipag-converse sa mga sellers kasi kailangan nila makipag-usap sa businesses para kumuha ng mga support nila with their purchases sa mga binili nila kasi hindi naman natatapos dun after ng binili nila, wala na eh, di ba? So kailangan rin nila ng after-sale support, kailangan nila ng questions pa, assistance with regards to products na nabili na nila. Then 75% naman gumagamit naman ng chat to para makapag communicate or to get in touch para makabili ng product online. So usually yung mga oldies natin, mga mommies na nahihirapan sa pag-checkout sa website or hindi nila alam na mag-Lazada or hindi nila alam mag-Shopee, hindi nila alam na mag-input ng kanilang mga details sa isang website. So mas preferred nila yung via chat na pag-purchase kasi agad na nasasagot yung mga questions nila or pag binigay nila yung details nila, alam nila na nakapag-purchase na sila. So parang kinausap lang nila in person, yung taong pinagbibilan nila ng product. Then 80% naman ng mga sellers or businesses ay gumagamit na talaga ng chatbots. So 80% of businesses say they already use or may mga plano sila na gumamit ng chatbots as contact service for customers para mas mapapadali yung mga inquiries, para easier communication, para just click of a button, alam na nila kung ano yung gagawin nila sa pag-purchase or alam na nila yung details with regards to the product na bibilihin nila. So, kung titignan natin yung infographics ng e-commerce, talagang napakataas yung chance na gamitin yung conversational commerce kasi nga napakadami na ng users via chat. So, isipin na lang natin ilan ba yung may messenger sa kanilang cellphone, di ba? Ilan ba yung gumagamit ng via text, di ba? Ilan tayong mga Pinoy, texting capital nga tayo. How much more sa messenger na ginagamit natin, di ba? Mas preferred na nga natin yung paggamit ng messenger na tumawag sa friends natin, sa makipag-communicate sa family natin, makipag-chat, bihira na nga kung tayo ay gumamit ng text, di ba? Okay. Then next, why conversational commerce? So, ang benefits yan for shoppers, nasabi ko na nga kanina, mas convenient ito sa pagbili, mas mabilis yung response nito kasi once na they chat at pag mayroong nakaabang naman na tagasagot ng page na yan or nakaabang na tagasagot dun sa buyer na yon, so mas mabilis yung pag-communicate dun sa buyer and seller. So, mas convenient, mas fast yung response. And then, mas experience niyan, tinatawag nating human experience. Halimbawa, accompanied yan ng chatbot natin, pero kapag mayroong mga nangailangan ng human intervention na hindi nasasagot ng bot natin, so that's the time na mayroong human experience, mas ma-feel nila na tao yung kausap nila, mas nagtitiwala sila doon sa store kasi alam nila na meron silang may trust doon sa store kasi alam nila na may kausap silang seller na tao yung kausap nila with regards doon sa ini-inquire nila. Then through shopping naman pwede silang humingi ng advice, 'di ba, sa mga sellers. For example, ano kaya ang may advice mo sa akin sa halimbawa if you have product regarding skincare. So, pwede bang ito ay sensitive skin ako? Okay ba yan? Ganito, palagi akong may mga pimples sa mukha.
pwede ba yan sa akin? Nag-o-oily ako, ano yung mas, may re-recommend mo? So, pwede silang humingi ng advice, and then makapag-advise din yung seller. So, mas maganda yung communication yon ng ano, kasi hindi lang niya nababasa yung mga details na nandun na sa, himbawa, sa isang website or sa isang platform. Ito is talagang malalaman niya yung person, di ba? So, dito naman, yung mga, by saying that, malalaman naman natin yung recommendations natin, mas personalized, mas may lambing, mas may kurot sa puso. Kasi tayong mga Pinoy, pag nakikipag-converse tayo, nakikipag-chitchat tayo sa mga sellers, kapag bumibili tayo, so gusto natin na nilalambing tayo, inaasikaso tayo ng mabuti. So tayo naman ng mga sellers, mas personalized yung recommendations. And then yung offers, mas personalized, pwedeng tumawag, pwedeng humingi ng discount. So, ganun yung conversational commerce. And then, of course, inaasahan nila no, na contact ka nila via chat. So, merong support assistance na inaasahan nila. So, babalik at babalik sa'yo na makikipag-chat ulit for some support assistance kung merong hindi nila naintindihan with regards to the instruction. For example, sa product mo or merong kulang na parts dun sa product. So, merong after support assistance. Ganun siya. Sa mga sellers naman, ang benefits naman is pag merong human experience at saka humingi ng advice at saka may personalized yung mga offers, mas may improve pa natin yung mga customer service natin, di ba? So, pag may improve natin yung customer service natin, isa lang ibig sabihin yan, makapag-promote tayo ng buyer loyalty. Kasi halimbawa, maganda yung service or maganda yung pagkikipag-usap mo sa client, nakasikaso siya ng mabuti, babalik at babalik siya yan. Magiging mako-convert mo siya as loyal customers. And then yung feedback naman sa product na yan, pwede mo silang balikan, agad na mako-collect mo yung mga feedbacks with regards to your product, humingi ka ng mga testimonies or feedbacks with regards to the product. So, ayos yun, di ba? Okay? And then, immediately, merong opportunity pag bumili na yan ng mga buyers natin. So, merong opportunity to cross-sell and upsell. Sir, ma'am, then, or kung ginagamit niyo yung first name, pwede rin, pwede niyo pong dagdagan, magkakaroon po ng discount, or pwede nyo pong i-bundle po ito para mas maganda yung product nyo, mas magagamit nyo pa to. So, mayroong agad opportunity to cross-sell and upsell. Pagkatapos, yung mga pag-login ng mga information sa conversation naman, and conversations, for example, in fulfilling their orders, mas magiging accurate siya. Bakit? For example, nagbigay na siya ng shipping details niya, kulang yung landmark or something, kulang yung barangay niya, kulang yung isang number ng phone number niya or cellphone number niya na inilagay, agad nating na makikita para makorek yun, kasi way of chat na pwede niyang ibigay yung details niya. So agad-agad, on the spot, agad mong makokorek kung ano yung tama o mali dun sa shipping details niya. Yun ang maganda, kung tama ba yung quantity na nilagay niya, tama ba yung code with regards to the product, tama ba yung binigay niyang, pwede mo siyang i-recap kung pwede, tama yung pinili niyang in-upsell mo na product. Mga ganong bagay ay agad natin may co-correct with regards to logging in of information. And then, dito rin, for sellers, makikita natin kung ano yung mga behavior ng customers natin, di ba? Ma-analyze natin kung ano sa product mo ang mabili, ano sa product mo ang gusto nila na i-bundle, ano yung mas preferred nila na kulay. So, merong behavior analysis, ano yung mas madali nilang bilhin. So, yung mga bagay na yun, ma-analyze mo, ano yung tamang approach mo sa ganitong targeting mo. Yung mga bagay na yun, pwede mo agad na ma-analyze kasi nakakausap mo yung mga customers mo. And then of course, yung mga ibang processes mo, you can do as automated, and then yung iba, you can do as human intervention, kasi nga, di naman lahat nagagawa ng bot. Kaya nga mayroong conversational commerce, that's the time na papasok yung chat support or yung sasagot talaga ng mga
inquiries para magkaroon ng human intervention. Ayan, so nakita natin yung kagandahan ng conversational commerce, nakita natin yung future ng conversational commerce. So malaki pala yung potential na gagamitin natin to with regards na meron na tayong experience sa pagbebenta online, or tayo ay e-com player na, local e-com player or international e-com player, and you want to expand yung business mo na gamitin naman itong way of selling naman na conversational commerce, pwedeng-pwede to. Then sa mga newbie naman na nag-start pa lang dyan na mag-e-com, or may mga traditional business na gustong i-online yung mga services nila or product nila, so pwedeng mag-start sa conversational commerce, kasi kahit wala siyang website, pwede ka nang makapag-start agad basta alam mo yan yung tamang process or flow or mga techniques ng pagbenta ng product mo. Tignan naman natin yung buyer's journey para malaman natin kung saan ba nang gagaling yung benta natin, paano ba yung tamang approach ng mga buyers. Gusto natin malaman kung ano yung pinagdadaanan ng isang buyer. So kasi bago sila bumili, kailangan natin malaman kung ano yung nararamdaman nila sa pagbenta. Huwag yung ikaw ang nasusunod as seller, di ba? So at least malaman natin kung ano yung journey nila para malaman natin yung tamang approach natin sa mga buyers. Okay? Sa illustration na to, makikita natin sa illustration na to. So eto, magpo-promote ka dito. Okay, magpo-promote ka ng iyong product or services. Then makikita yan, magma-market ka, then makikita yan ng mga buyers. Yan, so meron kang promotion dyan, nag-ads ka, then makikita ng mga buyers yan, na minamarket mo. Ngayon, ang this is point A or destination A ng buyer. Ngayon, ang journey niya is either makabili ng iyong product or malaman kung ano yung product na to para papunta sa point B or yung destination B, which is yung purchase talaga. Pero bago tayo makapunta dito sa point B na to na mag-purchase, syempre hindi naman agad-agad na mag-purchase yan. Sa lahat ng mga inquiries, 99% are fallouts, so yung mga nag-window shopping lang, na nakita niya lang, nagandahan lang siya, yung nag-inquire lang, 99% mga ganun, mga nag-homage lang, or tumitingin lang sa product mo. Then, yung iba naman, yung 1% nun ng inquiry is siguro, sure sale yun. Kailangan nila yung product o talagang nasayan sila sa product na yun. Yung 99%, anong gagawin mo dun? So, yung 99%, kailangan na itawid mo sila from point A to point B. So, yun yung buyer's journey natin. So, pag nakita nila lang, hindi dyan lang natatapos, di ba? So, kailangan natin sila may tawid from point A to point B. So, bago yan bumili, meron munang, yung mga iba is undecided munang, yung sinabi ko na kanina, pure inquiries lang, or may mga objections sila. So, ano yung gagawin natin para yung mga undecided o na may pera na pero kailangan pa niya ng further explanation or further information with regards to products, or meron na ready na yung pera niya na bumili pero meron pang at the back of his or her mind, meron pang hindi nasasagot kaya di niya binibili yung product mo, or may pagdududa pa siya sa product mo. So paano mo ma-handle lang mo yun? So that's the time na papasok yung conversational marketing natin. So, kailangan natin yung tinatawag natin na guidance and assistance sa buyer. Okay? So, ano yung mga dapat natin i-consider na sa pagbili or sa buyer's journey ng natin, di ba? Okay. So, una, know your customer. So, kailangan muna nating malaman kung sino-sino yung mga customers natin, di ba? So, hindi naman fit yung isang technique sa isang customer. Customer A, hindi pwede sa customer B, di ba? So, kailangan natin malaman kung sino-sino, alamin kung anong mga different customers na pumapasok sa ating store or sa ating shop, di ba?
So, unang, pwede nating i-categorize yan or i-classify yung mga customers natin. Kasi mga different customers is pwedeng yung inquiry yan. So, kailangan niya muna ng malaman kung ano yung mga highlights, mga benefits ng products mo. Then, new customer yan, further explanation with your product. So, yan yung mga new customer natin. May iba naman yung mga bumili na sa atin pero kailangan pa nila ng further assistance naman. For example, yung ano na yon, yung customer na yon, hindi niya alam i-on or i-operate yung nabili niya sa iyo. So customer mo pa rin yon, pag hindi mo siya na-handle ng maayos, maaaring hindi na siya babalik, 'di ba? Kasi hindi maganda yung pag-handle mo sa kanya. Or yung customer ba yon is humihingi ng discount, agad-agad mo bang bigyan ng discount yung customer na yon? Agad ka bang bibigay? So, may mga tamang pag-handle yan. Ano yung value ng product mo na kahit hindi siya mabigyan ng discount, para na rin siyang nakakuha ng napakalaking discount kasi yung in-offer mo sa kanya ng product ay talagang makakatulong sa kanya. Diba? Or yung customer ba na yon is impulsive buyer. Kasi kung impulsive buyer na yon, syempre yung approach mo sa ibang customer na binibigyan mo pa yung highlights, mga benefits, hindi na. So kailangan clear na yung way ng pag-checkout niya ng product, smooth, then easier na pag-checkout ng product. Paano mag-order? Mag-order na ako, huwag mo nang patagalin pa. Then yung tamang approach mo dyan, then sabihin mo na yung tamang paraan, tamang pag-assist mo ng pagkuha ng order sa kanya. Or yung customer na yan is your loyal customer, return customer yan, bumabalik sa shop mo, ano yung gagawin mo, ano yung tamang approach mo, di ba? So, it's either bigyan mo siya ng magandang discount, pwede mo siyang bigyan ng bundle, ng discount card, ng freebies, or pwede mo rin siyang i-highlight dun sa page mo, yung mga testimonies niya, pwede mong i-post dun. Para at least yan potential na makapag-recommend din sa store mo. So pag malaman natin ang yung mga customers natin, pwede tayong makapag-build ng tinatawag nating buyer's persona. Ano ba yung buyer's persona na yan? So kailangan natin malaman kung anong language nila, kailangan natin malaman kung saan ba sila, mga palagi nilang or interest nila sa atin. So pag alam mo yung mga yung buyer's persona mo, mas makukuha mo yung kiliti nila o yung tamang approach mo sa kanila. So for example, you're selling yung long sleeves for motorists, for example. So yung approach mo doon, so syempre dahil mga lalaki yan, pwede mong sabihin ng mga pare, boss, bro. Then, yung mga ganyan, para at least ma-feel nila na tao yung kausap nila, ganito pala. Okay? Kung ano naman, kung nasa mga office workers, so meron din tamang approach dyan. Mga mommies, yung mga nanood na mommies dyan, so mamshies, sis, mga ganyan. So para at least, alam mo yung persona nila, mas ano, di ba? Mas maganda yung tawag doon. Maganda yung interaction yung dalawa sa seller at saka sa buyer. Okay? Then next is give value and reduce frustrations. So tama naman 'yan, lalong-lalo na sa online selling natin, una muna magbigay muna tayo ng value, you educate them with regards to your product, ano yung meron sa product mo na unique, kakaiba, na pwedeng makatulong sa kanya to save money, to save time, yung effort nila, to give them happiness, kung ano yan. So yung value na yan, kailangan may paramdam mo sa kanila, kailangan ibigay mo sa kanila para mabili nila yung product mo. And then reduce yung mga frustrations nila. For example, they have their bad experience from other stores, from other online platforms na bilhan nila. Then, paano mo yun tatanggalin, yung mga bad experience na yon, para bumili ulit sila at makapag-trust sila na makabili ng product na yun. Okay? Next one is yung kailangan natin na isipin is yung we should create emotional connection, di ba?
Hindi yung emotional connection to na ano ha, na makikipa-relasyon ka sa ano mo, sa customer mo, hindi yon. Yung emotional connection is yung may kurot sa puso. Yung pag na gamit niya yung product mo or nabili niya yung product mo, after that, magkakaroon siya ng attachment or mariremember niya yung product mo, di ba? Sabi nga nila na customers become loyal because they are emotionally attached and they remember how they feel when they use the product or service, di ba? Yun. So, ma-optimize mo talaga yung store mo, yung way of selling mo, at magiging malaki yung sales growth mo kung magkakaroon ka ng emotional connection, di ba? Kasi nga, yung isa sa factor kung bakit tayo bumibili ulit ng marami, it's because of our attitude or emotions para magkaroon tayo ng driving decision or buying intent to buy. Okay? So, yun. So, ang ano dito, ang bottom line lang dito is you must engage your customers para alam nila kung anong binibili nila, para well-informed sila. And then, of course, understand them. Alam natin kung sino-sino ang makausap natin para alam rin natin yung tamang approach. And then, mostly, kailangan i-educate natin sila with regards sa product or services natin. Pag nagawa natin ang mga yon, so isa lang yan, yung customer experience nila turns visitors, yung mga nagbibisit lang, tumitingin lang, dahil naging maganda yung assistance mo sa kanila, then yung mga customers natin na visitors lang, turns into loyal customers, di ba? Ang gandang experience yan. So, sa mga store natin, pag ganyan yung binigay natin na approach sa mga customers natin, 100% magiging loyal customers yan. Sabi nga nila, yung mga iba, tayo na mga nag-i-ecom dyan or tumitingin pa ng mga product na yan, sometimes we focus on looking for our winning product. Pero nakakalimutan natin or only if you pursue on creating winning customer experience, which is dyan nagkakatulong minsan yung mga stores natin kasi yung customer experience nila na magandang customer's journey nila ay nawawala, kaya minsan hindi kanila binabalikan. Kung babalikan yung store mo, nakuha mo sila as leads, then turn into loyal customer, kahit di ka na mag-ads, babalikan kanila, so mas tataas pa yung revenue. Diba? Okay. So, yan. Then, sa atin naman, sa side natin na seller's journey, yan, didiscuss ko rin sa inyo kung yung seller's journey natin. Natututo ba tayo, guys? So, comment naman na if you're learning, kung meron tayong napupulot dun sa conversational marketing natin bago natin ipagpatuloy yung other na discussion. Yun, guys. Okay. So, tignan natin kung... Comment, type nyo rock kung malaking value ba sa inyo ngayon, di ba? Type nyo rock. Kasi guys, very important yung buyer's journey. Like ako, di ba? Pag bumili ako ng something sa isang store, tapos sabihin sa akin eh, di ba? Ako, 35 years old, di ba? Sabihin sa akin, medyo makaluma yung pagkakasalita o medyo baka sobrang bata yung pagkakasabi. Tapos ang ipipili ba naman sa akin eh, pang bata? Makabago, eh, hindi naman yung taste ko. Without that, without knowing your customer, di ba, hindi mo mabigyan ng tamang value yan. Okay. Hindi mo maitama yung sa kanya. Paano kung gawin mo na lang, is tanungin mo. Di ba? Sir, pang party ba? Di ba? Yes. Ang laki ng effect na yun eh. Pupunta ka sa isang store, hindi kang damit. Ah, sir, pang party ba? Okay. Ano ba? Anong event po yung kailangan nyo? Formal ba? O... Isipin nyo, di ba, kadalasan papasok sa store. Sir, bibili ka? Diba? Tama. Diba? Ini-ignore natin, di ba? Ako, inamin ko, ini-ignore ko. Misan, hindi. Kung may natanong, sir, nag-aaral ba kayo pang party, pang birthday, ano, or anong okasyon? Eh, di, sabi ko, okay, parang alam niya, baka may ipipili sa akin maganda. So, yun guys, no, yung buyer's journey na to is very important. Kasi first thing pa lang, yung first message pa lang nila,
the first response pa lang ng store, kung mali na, nako. Got it. Sabihin niya, wala na, no? So, yan. Yes. Tama. Sabi niya, no? Rock daw, ang dami bro, rock. Sabi niya, na rock. Jehan, rock. Hello. Kitty, rock. Maxi, sabi, rock. Nice, lalo gaganaan pa sa dyan. Kasi meron pa tayong sunod. Guys, yes. Meron pang, okay. Madaya pa tayong value na malalaman dito. Correct. So, again, no, you can reserve your question. Question okay. Nyo mamaya, type Q and your question. Pag may natutunan kayo, i-type nyo agad, gold, tapos yung lesson na natutunan nyo. Kahit anong oras, basta ilagay nyo yan. Makikita natin yan at tignan natin kung ano natutunan nyo, no, Jen? Yes, tama. Okay, so nalaman na natin yung buyer's journey. Alaman natin naman yung seller's journey natin, di ba? Share ko naman kung ano yung seller's journey natin. Okay? Sino dito yung ano? So siguro, sino yung mga nagbabalak pa lang na mag e-com or gagamitin yung chat for selling your product? Sino dito na yung mga lodi na nanonood? Good evening sa inyong lahat. Or may experience na sa pagbebenta online? So, share ko naman sa inyo kung ano yung mga ianda natin sa sarili natin, yung seller's journey natin kung papasukin yung ganitong business naman. Okay? So, usually, ito yung journey namin na ginagawa namin. Hindi ko sinasabi na ito yung tama na gagawin ng isang seller, pero ito yung na-experience namin. So, gusto kong i-share sa inyo yung seller's journey namin on our part. Okay? So, ito yung seller's journey namin. Yan. So, dinivide ko siya ng before na bibili ng customer, then habang nagbebenta ka na, or then after na makabenta ka, ano yung mga dapat mong gagawin. So, ginawa ko yun na pre-process, peri-process, at saka post-process. So, una muna, kailangan mo munang, syempre, magkaroon ng product. O kung merong existing kang product na yan, that's good. O merong kang traditional business, gusto mong i-online, pwede. Kung merong mga local products dyan na hindi nakikilala sa inyo, pwede kang mag-product research dyan sa locality nyo, pwedeng-pwede rin yan, di ba? So, for example, may binebenta ng kapitbahay mo na nakita mo na parang may malaking impact sa community or sa buong community nyo na hindi natatapa ng other provinces sa Pilipinas. So, pwede mong i-product research yan, titignan mo magbenta, pwede mong i-test yan sa market kung pwede, di ba? Okay, so yan, yung product research natin. Kung pwede rin na mag-import dun sa other places, sa China, kung saan man yung product na yan, di ba? So, yan yung mga product research na yan. So, kailangan lang natin, pag mag-product research tayo, kailangan is that can solve a problem, that can save time, yung nagbibigay ng happiness sa atin, nakapagpapasaya, yung ayaw na gawin ng iba, ibibigay mo sa kanya, ikaw na yung gagawa for them. So, yung mga, for example, your services naman. So, yun ang unang gagawin natin. Then, kung meron ka na yan, at meron ka nang nakita, then, of course, makipag-negotiate ka na sa mga suppliers mo. So, yun yung unang gagawin, di ba? Then, kapag may nakita ka na, halimbawa, na pwede mong i-test na product, so, makipag-partner ka na sa isang courier kung saan mo pwedeng ibenta yung product mo. So, for example, pwede mong i-expand sa buong Pilipinas or international kung gusto mo. So, titingin ka na ng mga couriers mo na kung saan sila yung magdadala ng product mo kanino man, di ba? Then next, gagawa ka ng page mo. So, madami tayong dapat na i-consider dyan sa page management na yan. So, isipin mo rin yung pangalan ng page mo, ano ba yan, related ba yan sa product mo, kakaiba ba, ganun, na style sa page mo, anong kategory siya nakalagay, yung mga ganung bagay sa Facebook page management. Kailangan mo bang ilagay yung address mo, phone number mo, then always, pag gawa kayo ng page nyo, then hindi lang yung product ang may brand, so kailangan din yung page din ang may brand, para mas tumatak din, napabalik-balikan, yung parang pinaka-store mo na. Kasi, of course, nasa conversational marketing tayo, yung page ang pagbabasehan nila. Diba? O, tignan mo si
Mura Edward, yung page niya, Atos. Pag sinabi mong Atos, alam mo na yung babalikan mo kasi may brand yung page niya. Hindi lang yung mga product niya, kundi yung buong page niya. The next is, ano yung tamang tignan mo rin, mag-research ka rin kung ano yung tamang pag-setup mo ng mga profile pic ng page mo, yung mga cover photos niya, nag-a-align ba yan sa desktop compatibility, sa mobile compatibility, yung tamang paglalagay ng description, mga categories ng page mo for SEO, pag, para mas madali nilang mahanap yung page mo, yung mga hours of operation, location ng ano mo, para hindi magmukhang budol yung ano mo, yung page mo, di ba? Then, ano yung mga i-consider natin ng mga buttons, call to action buttons, para pag nag-visit sila, may shop ba yung store, yung page mo, may call to action button ba, magdadrive ba dun sa website mo, or dun sa message, di ba? Okay, then, sino yung mga ano dyan, sino yung mga ilalagay mo ng mga collaborators, di ba? So, sino ang admin, ilalagay mo, sino yung mga taga-chat mo, sino yung editor mo, taga-advertise, ganun. Okay, and then, kailangan, pag may page ka na, kailangan, ang unang goal mo is, of course, to drive traffic at saka magkaroon ng fans, mga likes dun sa page mo. Then after that, isipin mo rin na pag mayroong inquiries, ano yung gagawin ko? So, of course, gagawa ka ng mga ano, para mas mapadali yung process mo, gagawa ka ng mga canned message or yung mga template mo para at least, ano, mapapadali yung process ng pagsagot sa mga usually na tinatanong nila. Yan yung mga frequently asked questions para isang click mo lang or isang point mo lang dun sa process mo, pwede mo nang masagot yung mga customers na yon. Kung gusto mo naman na aralin pa yung pag-set up ng bot, yan. So, para mas, halimbawa, keywording, yung mga buttons na yan, kiniklik na lang nila. Then, may mga proper setup din na kailangan nating malaman dyan. And then, pag gusto mo bang mag-drive ng more traffic, pag gusto mo bang mag-drive ng traffic dun sa page mo, so, kailangan din natin, instead of sharing lang sa timeline mo or sa mga groups, so, dyan papasok din yung Facebook ads marketing natin, di ba? So, marami yan na pwede natin i-consider, yung mga fundamentals and proper to set up your ads, yung mga paggawa mo ng mga creatives mo, mga script, mga headlines, mga thumbnails, mga videos, mga pictures mo, paano yung tamang targeting mo with regards to your audience, their location, interest, yung age nila, yung kung saan ipapakita, mobile ba, desktop ba, ano yung tamang budget mo, yan. So, paano ka mag-test sa unang campaign mo, yung mga ganyan na kailangan natin aralin or i-consider bago tayo mag-Facebook ads marketing para yung pera natin or yung budget natin for ads, ma-maximize natin properly. Kasi nga, kung wala tayong tamang learnings dyan or tamang strategy dyan, of course, may tinatawag natin na masusunugan ka. Lahat naman tayo nasusunugan, pero at least yung chance na masunugan ka lahat-lahat or yung malaking chance na hindi mo alam yung ginagawa mo, mas malaki yung ano, yung chance na malus mo yung pera na yun, di ba? Or wala kang makuha na traffic. Okay, then pag ano pa, makailangan mo din mag-build ng team or ng organization sa group mo, lalong-lalo na sa conversational marketing talaga. Kasi nga, kailangan mo ng taga-sagot. Kung halimbawa, nag-iisa ka pa lang, so make a team, kahit dalawa, tatlo kayo, pwedeng sa family mo, kung meron ka, then kuha ka ng pwedeng sumagot sa page mo kasi hindi pwedeng ikaw lang lahat eh. Ikaw yung taga-pack, ikaw yung taga-fulfill, ikaw yung taga-sagot, ikaw yung taga-punta ng courier, maglalagay ng product mo, tapos ikaw pa yung mag-a-ads. So, hindi kasi Superman, di ba, na kaya mong gawin lahat yan. Kung pwede mong i-designate yan to leverage your time at saka yung effort mo, mas malaki yung growth ng business mo. Okay? Then, next, during naman, kailangan natin na alamin yung tamang sales procedure natin, di ba? Kailangan natin yung tamang skill ng chat support natin. Kailangan natin malaman yung paano sila properly na mag-fulfill ng orders mo, paano yung tamang pag-pack mo, paano yung tama na paglalagay dun sa parcels, pagdidikit ng mga label stickers, etc., etc.
yung mga ganyan na dun sa operations na yan, napakalaki ng ginagampanan ng mga yan sa operation on procedure mo. Okay? Then yung inventory management mo, ano yung tamang pag-inventory mo ng product mo, pag naubusan ka na, kailan ka order sa supplier mo, order ka lang ba pag naubusan na? Okay, yung mga ganyang bagay, kailangan din natin na naisipin. Okay? Then, hindi lang yan. So, kailangan din natin na i-track yung logistics natin, di ba? Halimbawa, nagtanong yung customer natin, nasan na yung parcel ko, nasan na yung item ko? So, kung wala kang mga, yung proper or process dyan, so, syempre, magiging hindi mo alam yung gagawin mo. Mahirapan ka sa pag-track kung wala kang tamang sistema dyan, di ba? Kung yung mga naglagay ka ng cellphone number mo naman sa page mo or sa ads mo, so, kailangan i-expect na alam mo yung tamang way ng inbound and outbound calls nila. Halimbawa, confirm mo yung order nila or may tatawag sa'yo, how will you handle that? So, lahat yan, kasama yan sa procedure, di ba? Then, yung mga pabalik yan, lalong-lalo na sa mga first time na nag-e-commerce, ano dyan, mawawalan ka ba ng gana dun sa mga nagre-return sa'yo? Di ba? Ano ba yung proper na process para ma-reduce mo yung RTS mo, yung mga bumabalik sa'yo? Saan ba nagkukulang? Saan ka ba part na nagkukulang? Baka sa pag-follow-up ka nagkukulang, di ba? Or hindi tama yung paglalagay mo ng mga address nila or sa pag-fulfill ka nagkukulang. Or it's either mismo sa courier siya nagkukulang. Kulang ka rin sa follow-up sa courier. Eh, mga ganong bagay ay mararanasan natin yan sa seller's journey natin when it comes to online business or sa e-com natin. Then, while doing the business, nagbebenta ka na, so syempre, huwag mo rin pabayaan yung FB ads mo. So, kailangan meron din proper way to analyze your FB ads. Yung mga metrics na yan, ano ba yung kailangan kong tignan, when to kill, when to scale, kailangan ba na when to add budget, when to duplicate, mga ganung bagay, di ba? So, kailangan natin na pag-aralan yan when it comes to FB ads. Ano yung titignan ko na metrics sa messaging campaign ko para ma-maximize ko tong budget ko? Mga ganung bagay dito sa seller's journey natin during your process. And then, yung ano naman, yung bot mo, hindi lang basta pag gumawa ka na ng bot, tama na yan. So, kailangan mo rin malaman kung saan ba pwede, sa yung accumulation ng leads mo, nang gagaling ba sa bot mo, properly ba yung setup, natatapos ba nila yung buttons na kiniklik dun sa setup mo, mga ganun. Paano may segment yung mga audience mo na mga buyers, mga pure inquiries lang, mga loyal customers mo na, yung mga bogus buyer, ganyan. Yung mga, how do you segment that yung mga audience mo na yan? Then, pwede rin mong titignan kung yung click-through rate ng bawat flow, eto yung winning para pwede mong i-duplicate to your other page or other business mo na ganito yung nag-work pala sa ganitong buyer's persona. So, yung mga ganon, during na yon na nagbebenta ka, yun yung mga procedure or processes na kailangan mo rin malaman. Next is yung after naman na makabenta ka na, ito naman yung pag makabenta ka na, syempre, dadagsayin ka ng mga after sales support, pwede yan nabibili ulit, paano mo i-handle ang mga yan, pwedeng mayroong problem dun sa nakuha nilang item, pwedeng bakit hindi nila nakuha yung item, tagal-tagal na nilang nakuha. Yung mga yan, after sales support, lahat ng mga yan, di ba? Or then next, yung accounting natin, kung kaya nyo muna na mag-account ng sarili niyo, yung expenses niyo, yung pagbayad din ng tax, kung nagbabayad na tayo, kung meron na tayong business talaga, yan, yung cash flow management natin, huwag din natin kalimutan, hindi porket may nakikita tayong malaking sales sa digital sales natin, pag may mga graph tayo, or nandun sa career natin, nakikita na natin. So, kailangan ano yung mga dapat natin gawin para may balik ulit sa business natin to improve our business. Baka akala natin, pera na natin yon, hindi pa pala, di ba? So, isipin natin na yung profit natin doon, okay, paano pa natin yung next fund na may ilagay ulit or may balik ulit sa business natin. So, wag tayong matempt na gastusin yun,
Kasi tayo, kurot-kurot lang muna, lalong-lalo na pag nagsisimula tayo para at least may balik natin agad yan sa business natin. Then, pag makabuild na kayo ng mas malaking team, lalong-lalo na sa conversational marketing or commerce, matetest dyan yung leadership skills mo as they're the owner of the business. Paano mo patakbuhin yon? Paano mo yung mga tauhan mo ay mag-grow? Paano yun na ma-retain doon sa business mo? Paano din maging loyal sa'yo? Na parang yung mga tauhan mo ay sa kanila yung business mo. Diba? Lahat yan, kailangan ng leadership skills. Then, isipin mo rin kung paano ka mag-expand ng business mo. So, ang dami-dami pa na kailangan natin consider dito sa seller's journey. So, ito yung mga nakikita ko na dapat natin gawin sa pagiging online sellers natin. Okay? Magbibigay ako sa inyo ng mga tips, guys, with regards to ads, with regards to both in general or highlights na ginagawa namin. Sa messaging ads, so tatlong stage namin, merong testing stage, validation stage, at saka scaling stage. Yung stage namin dyan, yung sa una, testing page stage muna, or sa phase na yan, kailangan namin malaman kung tama yung pricing namin with regards to product. Tetest rin namin yung creatives namin, gumamit ng video, ng picture, ng carousel. Yan, kung ano ang mas preferred na gamitin ninyo, test nyo lahat yan. Then, magtetest kami ng mga interest. So, ano yung interest muna na tatargetin? Itarget mo, related, yung nearly related dun sa product mo, yung hindi related dun sa product mo, ganun. So, pwede kang magtest ng mga interest na yan. Sa demographics naman, pwede kang magtest din sa demographics, halimbawa sa age nila, sa location nila, kailangan ba city lang ang target mo, certain location lang. So, mga ganong bagay dun sa interest na yan. Okay? Then, pwede ka rin mag-test via CBO or ABO. Ano yung nag-work sa'yo? CBO or ABO ba? Sa amin, kung tinatanungin nyo, sa akin is purely CBO yung ginagamit ko. Then, maglalagay lang ako ng limit dun sa per ad set, dun sa budget niya para at least ma-maximize niya yun, ma-optimize niya. Yun yung ginagamit ko for CBO naman. Okay? Kasi naniniwala ko na bigay ko yung budget ko, then bahala na si AI dyan na tumingin ng best interest para sa akin. Okay? Then, kung mga low budget naman kayo, kung gusto nyo yung low budget muna, so may mga technique na 1-5-2, 1-2-3, or whatsoever na ratio na yan. So, 1-5-2 is one campaign, 5 ad sets, then dalawang creatives yung tetest mo, 1-2-3, halimbawa, isang campaign lang, dalawang ad sets, 3 creatives, yung itetest mo, or ads yung itetest mo. Okay, depende sa inyo, wala namang tama, wala namang mali sa pag-test ng product, tatlo lang ay nang nasa ads, ano lang yan, test lang talaga para makita mo yung sweet spot ng ano mo ng budgeting mo or ng tamang pag-target mo ng ads mo. The next validation is stage. Sa stage na to, at least lang binavalidate mo lang kung tama ba yung setup mo, yung mga pinatay mo or kinil mo na mga campaign mo, tama ba yon or kailangan ko na bang scale? So, para hindi ka mabigla, pwede kang add 20% yung mga winning ad set mo, then run it again, retest it again, para at least alam nila kung, alam mo kung bago mo scale, bago mo bombahan, at least alam mo muna kung tama ba yung ano na yun, baka sa una lang maganda, pero sa susunod hindi pala maganda. Okay, pwede nyo naman i-skip yan, wala namang problema, pwede naman bumagat kung nakita nyo na, ayos lang naman, wala namang problema. Okay? Then, sa scaling stage, kung ano yung kaya mong budget, so i-max mo yung, kung ano yung kaya mong budget for that, then go, test it, scale mo, then mag-duplicate ka ng mga winning assets mo, lagyan mo ng budget, then sa amin, nag-no interest din kami, blank interest, target only, kasi
from the testing page, alam na namin yung age na bumabagay dun sa product namin, dun na bumibili dun sa product namin. So, nagtatarget na lang kami ng mga age na wala nang interest. Mga ganun. Para next month pa, scaling is para makita pa ng other, magkaroon pa ng other impressions sa mga other Facebook users, di ba? Then, si scaling stage is custom audience. Ano ba yung custom audience mo, di ba? Retargeting based on your page, based on your bot, based on video. Yan lang naman ang pwedeng i-target natin when it comes to messaging. Pero sa mga susunod na learnings natin, meron pang other mga techniques how to retarget our customers, di ba? Kasi minsan hindi natin alam kung saan nang gagaling yung purchase na yan. So, sa mga other na learnings is pwede natin i-share kung ano yung saan nang gagaling yung purchase na yan. Then, pag nag-purchase yan via messaging, then pwede nating ma-retarget yan para ma-remarket natin or ma-upsell natin ng via ads naman. Okay? Di ba? Parang meron kang website. Then, hindi nawawala yung mga lookalike audience, mga super LLA na tinatawag, na combination of mga lookalike audience, mga ganyan, sa messaging ads. Yan. So, yan lang yung strategy namin dito. Nothing new, wala namang ano. Nasa creatives yan, nasa tamang script yan, nasa tamang approach yan. And then, pag napakita mo na, pag sa messaging, it's how you will close the sale, di ba? Paano mo i-assist talaga yung mga bumibili sa'yo? Kasi tayo is messaging eh, di ba? Okay? Then, yung mga bot strategy naman natin, so, eto yung ginagamit namin. So, sa first pa lang, immediately, na nag-opt-in dun sa bot namin, so, kailangan ka na wag agad na how much na yan, agad na ano, di naman, pag first time niya, new customer na yan, so, magkaroon ka muna ng intro para magkaroon sila ng confidence na bibili doon sa page mo, para magkaroon sila ng tiwala. So, yun yung nag-work sa amin. Then, intro mo rin yung about the products, kung ano yung mga benefits, highlights, bago mo ibigay yung price. Pero may mga button ka rin na may price din dyan kung gusto mo, di ba? Para malaman na agad yung price. Pero pwede rin na 1-3 flows ang gagawin nyo, na konting intro lang muna para at least mapalagay yung loob nila na, eto pa na. Yan. Tapos maging interactive, engaging yung bot, at least mahuhook mo sila na magbasa. Okay? Next, after 2 hours, kasi dito, within 24 hours naman to, so after 2 hours, magbibigay kami ng OTN, then ang OTN na yun, pwede po kayong mag-click sa button sa ibaba para sa upcoming promos namin, discount namin, mga events namin, upcoming videos, upcoming valuable contents, mga ganun. So, eto, magagamit din natin yan. Next, pag hindi pa rin, halimbawa, pag hindi, eto yung journey ng hindi pa bumibili, ah. Pag hindi pa naman bumibili, after 4 hours, so, magbigay ka rin ng additional na testimony, yung mga feedback, kung ano yung pinaka-powerful testimony mo, or highlights of the product, how to use, mga ganyang bagay. So, pwede mong ilagay dyan. Okay, then, after 16 hours, eto. So, eto, di pa rin bumibili. Talagang ayaw ni client. Then, nakikipag-usap in between dito, pero ayaw pa rin ni client. Then, magkakaroon kami ng last interactive question. So, meron kaming sikretong ibubulong sa iyo. Then, click mo lang yung button sa iba para malaman mo. Or meron kaming surprise sa iyo. Mga ganun. So, clickable button yon. So, ano yon? Parang yun yung button na yon. Para yung after 16 hours na yon magre-reset ulit after 24 hours yon sa last na engagement niya. So, yun lang yung purpose namin dito. Pag nag-click yan, pero pag hindi nag-click, of course, hindi na siya mapapadala nito. Pero pag nag-click, meron na naman ulit kaming ipapadala. Ganun ulit, valuable content ulit, then merong question. Pag nag-click ulit, then next ulit, content or story or any engaging na flow. Ganon. Then, pag ayaw pa rin bumili at nag-click pa, nag-consume pa rin ng content mo, inoferan mo na ng discount. Ano lang yan, may buying intent na yan, pero siguro wala pa siyang pera o tumitingin-tingin sa bot mo. Ganon siya. Or, nagbabasa-basa, pero may mga dapat pa siyang tignan. Ganon. Okay, pag wala pa rin, pwede mo na siyang mag-click. Kung ayaw mo na mataas yung block rate mo, pwede nga yan subscribe or OTN ulit. Ito mga future na pwede mong gawin. Okay? So, ganyan lang kasimple yung bot na ano namin,
So, pwedeng hindi babagay sa ano nyo to, pero tingnan nyo, si Bro DJ ang ano dyan, ang expert dyan when it comes to bot. Ito lang yung parang pinaka-flow namin. Okay? Then, next is yung sample chat flow naman namin. So, syempre, conversation tayo. Yung sample chat flow namin is, ito lang, pag new customer, dapat may chat flow ka for new customer, may chat flow ka for loyal customers, may chat flow ka sa mga inquiry na nag-ask ng assistance, mga ganun. Okay? Sa ano, of course, yung opening spiel, yan, magkaroon ka ng opening spiel dun sa, para at least, magtiwala sila, ang tao yung kausap nila. Kung hindi na sila nakiklik ng button dun sa bot mo, yun, gagamit tayo ng human intervention na. Ito yung part na ng ano mo, CSR mo. So, ito yung ginagamit namin na flow. So, pag magka-opening spiel, standardized yan. Merong opening spiel ng, ano, merong opening spiel na sa pure inquiry, sa opening spiel na nag-ask ng assistance, nag-ask ng problem, ganun. So, i-identify yung problem, then after nung ma-identify yung problem na yan, agad-agad, so syempre, dahil problema niya yan, at saka nag-inquire, or meron siyang certain frustrations, o nagkaroon na siya ng interest, pero hindi pa siya convinced, or asking more information, or looking yung value ng money niya, then gawin mo, provide solution na yan. Okay, so that's the time na yung selling point na yan, paano mo siya matutulungan sa concern nila. Then after that, dahil natulungan mo siya at napakita mo na maganda ba yung product, nakakatulong ba sa kanya, pag nag-guess siya dun sa product, nakita niya yung value dun, then that's the time na mag-soft-selling ka na. Then that's the time na magbenta ka na, di ba? Magbenta ka na ng product mo na pwede niya nang gamitin. Na ma'am, baka gusto niyo na po siyang bilhin or pwede niyo nang i-offer yung product mo. Then after that, you upsell, always upsell, basta ano kayo, may related sa product, mag-upsell kayo or cross-sell, yung ibang product nyo, pwede nyo rin ibigay sa kanila. Kasi yung always have an opportunity to upsell and cross-sell kasi sale pa rin yan, di ba? Kahit alimbawa, maliit lang yan. For example, yung bibili nila is worth more than 1,000 pesos, then pwede kang mag-upsell ng worth 200 lang or 100 lang, benta pa rin yan, profit pa rin yan, di ba? Kung 10 or 20 or 50 ang napsilan ng chat support mo, so walang ads, may upsell pa rin, diba? May benta pa rin. Okay? The next, after your sale or upsell, naka-order na, so you recap the order para makita kung tama yung information nila, tama yung shipping details nila, tama ba yung order nila. Napakahalaga to when you recap kasi pag nag-upsell and cross-sell, kung tama ba yung communication nyo na dinagdag ba niya yung product na yon, din sinapsin mo, hindi ba talaga. Okay, baka iba yung yes na sinasabi niya. Then next, magbibigay ka rin ng final confirmation sa kanya para makita niya talaga na yun na yung tamang order niya with na may kasamang lahat na ng complete information. Then after that, yung closing spiel, mag-thank you ka, then don't forget na magpa-like din sa page kung meron pa or kung gusto mong papuntahin sa group mo, kung may group ka sa page mo, then pwede rin. That's the closing spiel. Or magbigay ka ng number, pwede. Okay? So, ganun yung simple chat flow namin. Yun. So, sa chat flow namin na yan, sa seller's journey na yan, I hope naman na mayrami kayong natutunan sa seller's journey na yan, di ba? I hope na lahat-lahat ay may napulot na learnings dyan, valuable content din sa na-share ko with regards to conversational marketing. Pero sa lahat yan ng sa conversational marketing natin, kailangan rin natin ng isang system, ng isang process, or ng isang platform na makakatulong sa inyo to maximize your time, your effort, your energy. Diba? For example, sa mga may website dyan, they're using Shopify, WooCommerce, diba? Magento, Etweed, mga iba. Okay? So, or other platform. Okay? When it comes to messaging or conversational e-com, conversational marketing, ito yung malaking nakatulong rin sa akin. I would like to share to you yung malaking nakatulong sa akin na platform
para mas ma-maximize ko yung process at saka yung flow ng mga taga-sagot, yung dun sa pag-fulfill ng product, para lahat ito, mga chat flow ko, ay ni-execute ko ng maayos dito sa messaging campaign ko. Okay? So, eto, siguro ay familiar kayo dito. Okay, share ko lang. Okay, eto. Eh, gumagamit ba nito? So, of course, lahat yan, gumagamit tayo. Pag sa relate yung mga talagang nagme-messaging campaign na gumagamit nito, di ba? Na FB inbox, di ba? Okay, ayos naman talaga naman na ito yung ginamit namin panoon. So, eto, pwede mo titignan yung FB inbox mo. Yan. Tapos, so, syempre, eto yung mga inquiries. So, pwede ka rin mag-tag dito. Then, pwede ka rin mag-lagay ng makita kung ano yung dito, mag-chat dito. Ito, mag-chat. Then, dito mo i-organize yung mga messages mo. Ayan. So, usually, ayan yung way natin, di ba? Na makita, ng pagsagot natin, mag-delete. Kung pati yung profile nila, pwede ka rin maglagay ng notes. Okay, mga ganyan. Pero ang isa sa nakatulong sa amin, ito, noon, ito yung ginagamit namin, pero ngayon is the pancake live chat na. So, mas pinaangas, mas pinalakas, mas organized yung platform. Ito, kinukuha rin niya sa FB inbox, pero mas organized na siya. Titignan nyo, ito na yung mga messages, at pwede kang mag-sort via comments, yung organization nyo, pwede mong balikan by date, lahat yan, magpapakita yan, ano yung mga unread, read na, nakita na. So dito, mag-chat ka, may mga taggings din dito, makikita mo kung ano yung mga status ng shipment mo, pwede kang maglagay ng notes, etc., yung mga features pa ng platform na to. Okay, the next, okay, hindi ko na-save to. Sorry, hindi ko pa na-edit. Kung noon is Google Sheet yung ginagamit namin or Excel. So, ngayon is ginagamit namin is yung tinatawag natin na POS naman. Ito yung POS niyan. So, sa POS na to, never mind this one. Okay, POS ito. Okay, ito ay ano, kasama rin sa application ng pancake to. Ano? Kapamilya niya to. Lahat yan, isang platform yan. So, isang platform to, kasama niya to. So, itong POS namin, so, ano ba yung POS na yan? Inventory system na siya, lahat na ng information ng mga customers mo, di ba? Nagpipaste tayo sa Google Sheet natin para makita natin. So, eto, nandito na yung mga number, yung mga price, yung mga tracking number, kung anong courier yan, then pwede mong i-filter kung ano yung status niya, na-deliver na ba, na-confirm na ba, on ship pa lang, nag-return na ba, etc., etc., di ba? Okay, ilan yung kinita mo na dyan, mga ganung bagay. Okay, so sa PS yan. Next is yung, eto pala, yung dating yun na namin. So, PS na ngayon. Okay, kung noon is mChat, eto, ginagamit pa rin namin, then ito yung mga unang ginamit namin, of course, nakatulong din ito, pero ang isa rin sa platform na, kasi lahat naman ng bot, kung ano yung tama na or is ng pag-ano mo, paggamit, kung doon ka, kasi bot mo yun, okay? Mas convenient sa'yo. Ngayon, ang nakatulong na sa amin ng maganda, yung tinatawag kong botcake. Okay, eto, kasama rin sa pancake ko. Family of apps lahat yan. Pancake, POS, botcake. Cake, lahat yan. Ang maganda dito, for example, gagamitin mo siya now, ngayon, lahat ng mga subscribers mo or nag-message na sa'yo sa page na yan, so lahat yan matatransfer na automatically. Mababasa na ng bot cake na yan. So no need na pagka-angkla mo pa lang ng bot na yan is doon lang magre-read ng mga subscribers mo. Hindi ganun. Okay? So ang daming powerful features pa nito, ito yung ginagamit namin na mag-send ng flow para pag-fill up ka ng information na parang sa checkout page nyo ng sa website, ganon. So, mag-fill in na lang sila ng information via messenger yan, magagawa yan ng botcake. And then, yung mga other features ng other bot platforms, ano na siya, it's for free, basta kasama na yun dun sa pancake. Okay? Si Bro DJ, madami pa siyang may share dito with regards to botcake. Okay?
And next, isa rin sa powerful feature nito is yung adcake. Okay, imagine mo lahat ng tags na ginagamit mo, imbawa, for a certain product, mga nag-purchase sa'yo, you can retarget them. Okay, di ba? Sa messaging campaign, ang hirap-hirap mag-retarget. Ano? Saan ba doon ang nag-purchase? By using this one, this tool na adcake is kung gumagamit ka ng tagging ng pancake, properly yung pag-tags mo. For example, product A, pwede mong lagyan ng tag. Product B, sa isang page to ha, pwede mong lagyan ng tag na bumili sa'yo. Product C, pwede mong ibili. Then, yung adcake na yan, pwede gumawa ng custom audience na yan. Gumawa ng custom audience na to, gumawa ng custom audience na yan. So, pwede mong i-retarget ang mga to para bumili ng other product mo. So, ganun siya. Kaganda. Yan. So, eto talagang isa sa platform na nakatulong sa akin for e-commerce journey ko. Yung isa sa powerful messaging platform na live chat, POS, Botcake, Adcake, and then meron pang upcoming yung landing page natin pero ginagawa pa lang. Then, ang malaking tulong nito is, of course, yung pag-reply namin ay faster and easier, mas madali. Ang ganda-ganda. Mamaya, magbibigay ako ng mga highlights paano natin ma-maximize ang conversational marketing when it comes to pancake. Then, merong excellent tracking of customer engagement. Ilan ba na mo-monitor mo ba sa FB inbox mo? Sa pancake na mo-monitor natin kung ilan yung na-replyan ng chat support mo or ilan ang na-replyan mo, ilan ang kaya mong replyan of the day. Ilan yung pumunta na inbox, ilan yung nakausap mo, ilan yung na-replyan mo, ilan yung na-close mo na deal. Diba? Ang ganda sa pancake na to. And then, of course, may improve mo yung conversion mo kasi mayroong mga statistics na yan. Ilan makikita mo by means of your tagging? Ilan ba yung graph ng returning customers ko? Makikita ko kaya dito? So, pwedeng-pwede yan sa pancake, diba? May graph yan for returning customers. Basta properly yung tagging mo, ha? Kung ilan yung nag-order sa certain product na yan, ganyan. Okay? Then, of course, ang maganda, merong auto-create yung ha-create ka dyan ng order and billing from chat. So, via chat, makakapag-send ka ng isang invoice, di ba? Ng isang parang resibo sa kanila na eto yung in-order mo. Yan. So, isn't that amazing yung platform na to? So, yan yung isa sa mga nakatulong sa akin sa conversational marketing. Of course, with all the process and flow, and then ito yung tool na ginamit ko. Kaya ano ba yung mga other kung bakit nagtataya? So, merong pancake. Other one is yung POS na pinakita ko sa inyo kanina. Yan yung inventory and order management application. Isa lahat yan, family of us yan. Okay? Pancake yan. Then, yung Botcake, pancake din yun, kasama to. Diba? Chatbot app naman yan. Next, yung Adcake naman, yung pwede kang mag-custom audience sa bawat tags mo. Yan yung family of apps ng pancake. Aside from live chat, meron pang mga kasamang ganito na feature na yan. Nakaangkla na si isa. All in one. Diba? Parang synergy of tools. Parang yan yung combination of tools na usually yung mga struggles natin sa nagme-messaging campaign na-solve ng tool na to sa akin. Diba? Okay? So, ito yung isa sa mga highlights. Okay? So, ito yung mga tags na sinasabi ko. Ito, dito sa part na to, pwede mong filter kung ano yung gusto mo lang na makita. Diba, na-order na ba? Na-ship lang. Ayan. Pwedeng may conversation tags, yung mga last point of reference mo ng saan ko ba na uling nakuusap to. Ganon. So, conversation tag, yung order tag, yung ano yung in-order niya na product. Ganon. Order status, na-ship na ba? Na-pack na ba? Na-send na ba? On delivery na ba? Ganong taggings. So, lahat yan, ito, dito sa part na to, POS ito, automated to. Ito sa conversation tag na to, your own preference ito kung ano yung gusto mong itag. Depende sa gusto mo sa customer na yon. Okay? So, napakaganda. Kasing color-coded na rin siya, may color-coding na siya. Then, ma-maximize mo yung pag-organize ng mga messages mo. The next is, meron din itong feature pag madami ka ng chat support. So, merong feature na pwede kang mag-assign na manually or round-robin mo. Himbawa, kung sino yung mga naka-online lang, ipa-prioritize niya. Pwede mo naman yung mga
online users available for today, pwede nyo lang mabigyan niya. Then pwede ka rin mag-reassign kung halimbawa wala siya dun sa office mo or nag-absent siya. Ganun siya. Round robin mode is, halimbawa may apat kang customer, merong messages, incoming messages. So lahat yon bibigyan niya equally distributed sa mga chat support mo. Yun yung kagandahan yun. Pwedeng automatic, pwedeng manually, na-distribute mo yung mga messages na yon. Okay, yun yung maganda sa round robin mode na to. Kasama na rin yan. Halimbawa, meron kang isang page, then apat na ang nang doon, kasi ang daming messages na mga chat support mo, or tatlo, or dalawa kayo. So pwedeng, ano yan, ibabato niya evenly. Yun, sa dalawang sasagot ng page na yon. Okay? So, yun yung maganda rin sa round robin mode ng pancake na to. Okay? So, pwede rin na ano, pwede rin sa round robin na to, makita mo kung anong page ang gagaling. Okay? For example, you have multiple pages sa pancake na to pala. Meron rin tinatawag natin na multiple mode. Ibig sabihin, pwede mo i-combine lahat ng pages niyo. For example, you have 5 pages, combine mo lahat, then doon lahat sasagot ng doon lahat sasagot yung mga chat support mo, pwede rin na ganun. Okay? Para less hassle, hindi sila palipat-lipat ng other pages. Pwedeng-pwedeng ganun ang gawin natin. Okay? Then, of course, may replying helper. If you are familiar with the save reply sa inbox, eto naman yung ginawa ng pancake for the replying helper. Diba? Replying helper nga. So, pwede kang maglagay ng title or topic mo. So, lahat yan ng topic mo, malalagay dito para alam mo kung ano yung sinasagot mo. For example, you're asking for purok or street or barangay, nag-upsell ka, ganyan, nag-follow up ka, yan yung mga topic na gusto mo. Then, pwede kang maglagay dito, yan, ng message mo. Then, pwede kang mag-attach ng picture kahit hindi lang one picture, you can attach pictures yan kung ilan yung gusto mo. Yan yung maganda dito. Sa isa rin sa picture niya. Then, meron ding shortcut. Pwede kang maglagay ng shortcut pag malagay mo to. Just a simple key, nilalagay mo doon, magpapakita na lahat. Diba? So, ano yung gusto kong i-point out dito, mas mapapadali lang yung process at yung flow ng pagsagot mo. Isa balik-balikan mo, diba? Ang hirap, hindi mo siya na-identify kung sino yung customer. Sino nga ba to? Parang nag-merge ulit to. Ito yung makakatulong sa inyo. Ito yung flow mo, pag maglagay ka ng flow, pwede yung chat flow mo na diniscuss ko kanina. Ito yung online invoice, parang may online resibo ba? Diba? Parang resibo na nang bibigay mo sa customer mo after mo ma-chat, magbibigay ka ng receipt na ganito. Diba ang ganda-ganda? Halimbawa, meron na dyan yung page mo, ito yung picture ng in-order niya, ito yung pangalan ng in-order niya, ilan ang bilang niya. Ito t-shirt kasi to, pwedeng ano yung small ba, ano yung size niyan, o diba, nandyan na lahat. Para pwede pa niyang makorek kung sakali na bago mo siya pa-ship, bago mo, kinonfirm mo, tapos pwede man niyang makorek. For example, mali yung input, diba? So meron pang, hindi lang first checking, second checking, meron palang last checking sa pamamagitan ng online voice na to. Dito, yung address niya, yung pangalan ng customer, COD ba yan, yung phone number niya, at saka yung total na babayaran niya. Ito yung magpapakita yung customer. Dito sa part na to, ito naman yung sa may chat support, ito yung makikita niya. So makita niya kung na-deliver na, yung binayaran niya, yung tracking number, anong courier, kailan na-create yung order na to, nasaan na yung location, ganun. Okay? So yan yung online invoice natin at saka order status. Another highlight, lahat na nang gumagamit ng platform na to, yung maganda, pag gumamit nito, pwede kang magsumbong sa mga bogus buyer, sa mga joy reserver, kasi hindi lang mawawala ng mga yan. Mga nagtitrip lang, mga power tripper na nag-order, di naman pala kukunin, di ba? So ito, pag nag-report ka dito sa pancake, for example, itong user, FB user na to, ito yung ginamit niya na number, pwede mo itong i-report, bigay mo lang yung dahilan ng or ano yung cost ng pag-report mo. Ayan, pwede kang magbigay ng content, ilan kung bakit ni-report mo, pwede kang mag-upload ng proof na hindi niya kinuha talaga yung product ngayon. Ayan.
So, eto, pwede kang magsumbong sa community. Ngayon, pag nagsumbong ka sa community, pag may other seller dyan, magno-notify yan. Okay? Magno-notify yung ni-report mo from other seller. Pag nag-notify yan, makikilala mo na yung seller B na yun na nakakita, makita niya na, ah, ito pala bogus buyer. Sino pa yung nag-report nito? May report na bogus buyer to, ah. So, it's a collaborative effort, it's a group effort, yung mga nasa platform na to, pag mas maraming gumagamit, pag mas maraming nagre-report, so at least may ma-identify natin, basta tama yung pagre-report natin, mas identified natin yung mga bogus buyer kasi mas madaming gumagamit ng platform na to ng mga online, gumagamit ng platform na to ng mga online sellers. So parang ganito yung report, yan, magkakaroon yan ng warning dito, and pwede kang mag-create ng warning dito, yan. Pag-click mo yan, pop up yung warning or yung report ng other seller. O, di ba? So, at least, malilesen natin yung mga bogus buyer natin. Analytic tools, ito yung sinasabi ko kanina. Ayan. So, halimbawa, ilan yung nag-inbox sa'yo, ilan yung nag-comment, ilan yung interaction na sa inbox, ilan yung new customer. Then, from this new customer, ilan yung na-close na sale. So, halimbawa, ito yung na-close na sale. So, ito yung mismo sa actual na ginamit ko. So, halimbawa, ito average order rate namin, 46%. So, hindi lang yan. Makikita mo yan by time, by date. Halimbawa, 59 ito, ang na-close niyang deal is dalawa. So, 5.8 yung order rate niya. Hello, ang inbox niya is 77. Ang new ay 40 na customer. Then, old ay 37. Then, ang na-close niya out from 77 ay 20, may 50%. Eh, ganun siya. So, 27, et cetera, et cetera. Then, eto, yung POS natin, makikita mo na automatically once you entered yung input ng yung courier mo. Ang ganda. Pag ni-input mo na yung tracking number, pwedeng by bot, pwedeng isa-isa. You can do it. Eto, makita mo na kung parang meron kang sariling taga-track automatically na tao. Pero nasa system na. Diba? Makita mo, returned, na-ship na, delivered na, kaka-confirm pa lang, bagong inquiry na hindi na-process pa, bakit kaya? Ganon. So, eto, meron na rin kang sariling inventory kung halimbawa mag-warning yan, kung halimbawa sinet mo na 50 na lang yung product is magkakaroon yan ng warning mo na you need to order sa inyong supplier na. So, merong built-in inventory system na yan, lahat ng product na input mo dito sa POS. Then, statistics din, performance ng clients mo. Pwede kang maglagay ng mga commissions nila by tier, by level, by every latch order or confirm order, every delivered order, mga ganun na klase dito sa POS. Pwede kang maglagay sa part na system na to. All-in-one na siya talaga. Ito yung kulit system namin, yung notice of shipping. Diba yung customer's journey natin, nabentahan mo, ano nang nangyari? So, wala na, di ba? So, ito, ang isa sa naging key para at least mabawasan ng konti yung RTS namin. Merong taga-follow-up na automatically. So, halimbawa, na-ship na yung order mo, merong customized o personalized na magsasend sa messenger niya kung na-trigger na yung status na ship, automatic to ha. Pag na-trigger, automatic din na ibabato sa messenger. Pag out for delivery na, automatic na i-deliver din ito. Pag yung order niya ay delivered na, automatic magbibigay ka ng thank you letter. O, di ba? Ganun siya. Pag naka-confirm na, automatic magbibigay ng invoice and other one. Pag napak na, pwede. Pag nag-return, pwede ka rin maglagay ng personalized message mo. Ganun siya. Then, ang isang feature pa nito, pag out for delivery na, nagawan sa kung GNT, yung mga GNT ang courier dyan, pwede dito. Limbawa, pwede mong variable yan, pwede mong ilagay yung number ng rider at saka yung pangalan niya. Ma'am, just in case na walang pumunta na rider sa inyo pag out po delivery na or hindi po dumating yung delivery agent or rider po dyan, ito po yung pangalan at saka number niya, pwede niyo pong tawagan for second attempt. At least, ito yung, bakit alam kaya ng de-deliveran ko ng parcel yung number ko, sasabihin ng rider kasi naka-embed na dun sa status ng courier. So eto na. So real time makikita mo rin kung nasaan na yung courier mo sa POS at saka sa pancake, real time makikita mo 'yan.
So, pag nagtanong yung customer, agad-agad pwede mong makita. Hindi na yung pupunta ka sa Google Sheet o sa Excel mo, then i-open mo yung website ng courier mo, then i-trace and track mo, then kukunin mo yung ano, then babalikan mo yung customer, o di ba? Eto hindi na. Kasi isang click lang, makita mo na. Okay. Eto rin yung isa sa maganda na features ng POS at saka ng pancake. Eto. Kasi nga, hindi natin nalalaman minsan kung saan nanggagaling yung purchase. Yung checkout or content view natin, di ba? Pwede mo siyang i-set up. Okay, saan campaign, saan ad set? Di ba? Sa analytics natin? Saan yan? Ilan ba yung purchase ko? So, dito sa notice of FB events, it will trigger yung status na yan. For example, new yung status, kabibigyan ng number niya. Ang may trigger dyan na Facebook event is content view. Pwede mong i-set dyan. Then, pag confirm naman, ibig sabihin, bumili na, siyempre purchase na yan. Pwede naman na deliver kung gusto mo yung deliver. Ganun siya. Customize siya, then mag-open up dun sa FB Ads Manager mo kung saan purchase nang galing sa per campaign or per ads. Diba? Next, sa Botcake naman, ito yung isa sa mga, ang dami-dami pang features ng Botcake. Ito lang yung relate siguro kay Rito. Pwede kang gagawa ng form. Ito yung isa-send mo kasi sa customer mo. So, pwede kang mag-customize pa dito. Ah. Ito yung ano lang, yung template na, default template niyan. So, maglagay ng phone name, phone number, yung province, city, barangay, yung specific address niya, then submit niya na yung order mo. Ganun siya. Ang maganda dito is, once na na-click niya to, itong button na to, yung province lahat ng sa Pilipinas, magpapakita na dyan. Magse-select na lang siya. Halimbawa, Ilocos Norte, lahat na ng city at town municipality na so, Ilocos Norte, by default, automatic dyan na. So, makikita, malalagay talaga. Okay? Then, ganun din sa barangay. So, ayan, yung mga magandang highlights na nakita ko sa pancake, POS, adcake, botcake, marami pang iba. And sa mga susunod na learnings natin, marami pa kayong makikita ng mga powerful features ng template ng platform na to when it comes to conversational marketing. So, kung may graph na tinitignan ninyo sa mga revenue niyo, result niyo, so pwede kayong makita at yung actual na mga results sa paggamit. Okay? Yan. Yan yung graph. Kung sa mga other platform, meron din. Okay. So, yan yung mga naging ano natin, yung discussion natin sa buyer's journey, seller's journey, at sa platform na nakatulong sa atin. Isang platform to, pero tayo pa rin ang gagawa ng resulta natin. Yung tamang flow natin, combination na to. Tool lang to. Pero hindi ka gagawa ng action, gagawa ng proper way, ng tamang process or technique ng pagbenta mo when it comes to conversational commerce, syempre wala rin mangyari to okay, sa inyo. So, it's a big chance na matuto tayong lahat with regards to conversational marketing kasi nandyan na yan, ilo-launch lang natin without any technicalities na magsiset up ng isang website. Ganun siya. So, yun. So, lahat ay china-challenge ko lahat ng mga binabalak pa lang na mag-online selling or mag-e-com na gagamitin yung conversational marketing na subukan naman yung way of selling nito na conversational commerce, di ba? So bago ko tapusin to, gusto ko lang iwan sa inyo ang isang statement na to na pag nagsimula ka, you start with a bang and of course, you also end with a bang.